Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Bisaya sa Tagmindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Leo Tangonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 466 ng Ride On Ministry para po sa ating Sunday Divine Worship Service and the Celebration of the Holy Communion. Yes, June 6, 2021. Ikalawang Sunday pagkatapos ng Pentecost. Naku, ang saan ang kulay ngayon ay green. Yes, ang Ride On the Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship, Prayer, and Service. Tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Shadow in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadow in the light of you. I worship you. Ooh, I worship you. Ooh, the reason I live is to worship. Pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa iyo kami lumalapit sa napakagandang umaga, pagkakataon na ipinagkalumos sa amin, upang kami, O Diyos, ay sama-samang magsilapit sa inyo, upang Ikaw ay aming purihin, walhatiin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kami, O Diyos, sa inyong pangunahan sa napakahalagang pagsamba na ito at pagdiriwang ng banal na komunyon. Hindi lamang ang Ride On ng ministry, kundi lahat po, O Diyos, ng mga churches sa pangunguna ng inyong mga lingkod at pagigisa ng bawat mananambahan sa araw na ito. Ano mang denominasyon, Panginoon, pagpalain niyo lahat ang mga ititindig ninyo na magpapaabot ng mensahe ng buhay. At sa lahat, Panginoong Diyos, na inyo pong kakasangkapanin,
pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat daloy ng litory ang ginagamit. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, lahat po ng mga instrumento na ginagamit. At gayon din, Panginoon, pagpalain niyo ang bawat isang sumasamba sa inyo upang makapagdulot muli ng panibagong karanasan, panibagong pagkikipagtagpo sa inyo, Diyos, na Ikaw ang siyang sentro ng buhay ng bawat isa. Kasihan kami, gabayan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Dulutan niyo kami, Panginoon, ng maayos na internet at gayon din ng signal. Sa pangalan ni Jesucristo, iyan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Ngayon ay handa po natin ang ating mga puso para nga naman sa ating paglapit sa Panginoon ng sama-samang pananambahan. At kung meron kayong hawak na inario o kaya hymns, ay pwede niyong hanapin ang Holy, Holy Lord God Almighty. Ngayon kung wala namang kayong inario, ay sigapin ninyo na magkaroon ng inario, Biblia. Meron naman kayong cellphone na pwede nyong i-type sa Google at type nyo yung Holy, Holy, Lord God Almighty at yan po ay lalabas. Around the glasses, cherubim and seraphim falling down before thee, with words and heart and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, through the eye of sinful man, though glory may not see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power and love and purity. Holy, 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 Lord, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amen. Yes, amen sa ating Panginoon. Hinihiling po namin, O Diyos, banal mong Espiritu na siyang manguna sa pagdalakay ng mensahe ng buhay at mahayag ka sa aming mga puso at isipan
at kabuang pagkatao. Sa mga nais mo, Diyos, na ipaalam sa amin. Bigyan mo kami ng kasapatan ng pangunawa. Madama namin ang kagalakan na kikipag-ugnayan sa inyo at ikaw din sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito, mga ka-ride on sa Panginoon. Examining ourselves before we partake the Holy Communion. At ang salalayan ng ating pagdalakay ay masumpungan natin sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 28. From the King James Version and the Magandang Balita Biblia, ganito ho ang sinasabi. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord that Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup. When he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord, unworthy shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. At gayon din sa Tagalog version, ganito ang sinasabi. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon. At ibinibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Jesus. Noong gabing siya'y ipinagganulo at dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman na matapos maghapon ay hinawakan niya ang saro. At sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo tuwing iinumin ninyo ito. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa sarong ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito
niya. At sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at narinig, mga ka-ride on sa ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ay presyon na itong presentation ni Apostol Pablo. Marang ito ay panahon na kung saan ay celebration of the Holy Communion. At mahalaga yung mga paunang mga salita nito at gayon din ang mga sumunod. Sa ibig sabihin nun ay bahagi ng mga gawaing ministeryo at paglilingkod na ginampanan ng mga apostles ni Jesus, including Saint Paul. The celebration of the Holy Communion, which is one of the important mandate of the Lord Jesus Christ, na yan ay sakramento. Ay tayo na mga bahagi ng evangelical at gayon din ng Protestant churches, and even the Wesleyan tradition and others, meron tayong kinikilalang dalawang napakahalagang sakramento. The sacrament of the Holy Baptism and the sacrament of the Holy Communion. Na ang dalawang sakramento na yan ay direkta na pinungunahan ni Jesus. At mismo si Jesus, the main object and center of these sacraments, na merong connection sa kanya, merong connection sa iglesia na kanyang itinatag. At merong connection sa lahat ng kanyang mga habilin. Upang sa ganon sa celebration ng pagsamba na merong kasamang pagdiriwang ng banalahapunan na lagi na maipapaalaala sa lahat ng iglesia, sa lahat ng mananampalataya, na ang sakramentong ito ay kinakailangan na gawin bilang pag-alaala sa kanya, in remembrance of Him, Jesus Christ. Ngayon, ang binabanggit doon sa verse 24 and 25, and when he had given thanks, eka ni Apostle Pablo, he broke it and said, take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me.
A quotation from the uttered words of Jesus during the time that He established this Holy Communion with His disciples. Na isa sa mga disipulo ang nagkanulo sa Kanya, si Judas Iscariot. And after the same manner, also he took the cup. When he had supped, saying, This cup is the New Testament in the blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Kaya po sa mga apostles, disciples ni Jesus, and even the early church, down to our current existence as a church belonging to that universal body of Jesus Christ, we are indeed aware of this process or liturgical celebration of the Holy Communion. Na nagpapaalaala that every time we celebrate this in the partaking of the Holy Communion, the two elements, there must always be a moment of thanksgiving, pagpapasalamat. As a recognition of the presence of God in Jesus Christ, as a celebration and acceptance of every blessing being outpoured by Him, not only in the form of bread and drink, but even in many forms of His expressions. Kayan ho ay napaka-importante na hindi dapat natin kalilimutan na tayo ho ay magpasalamat sa Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo before na hati-hatiin ng tinapay at gayon din natanggapin upang kainin. Gayon din ang pag-inom ng saro. There must always be a time of thanksgiving, acknowledging the presence of the Lord, the source of blessing, the source of life, the source of His goodness, the source of everything that we are enjoying every day. Wherever we are, whatever situation we have in life. Kaya nga si Paul din na nagsabi doon sa 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18, kung ako po'y tama. Ang siya niya sinasabi doon ay rejoice always. Pray without ceasing, in everything give thanks to the Lord, for this is the will of God for you. Kaya ang pagpapasalamat ay kinakailangan na ito po ay lagi. Dahil si Lord lagi-lagi din na sumasabi. Lagi-lagi na kung saan iniingatan tayo, pinagpapala tayo, binibigyan tayo lahat ng pangailangan natin sa araw-araw. Bawat pagising natin, a new day, a new opportunity, a new blessing, a new life from Him. Na hindi natin mabibili saan man.
Only God can give this life, a new life, a new day na ibinibigay niya bawat araw. Kaya nga itong partaking of the Holy Communion, not only every time we partake as a church during this kind of celebration, kundi yung usapin na in remembrance of me bilang pag-alaala sa akin. It should always be done. Whatever, kahit panahon ng ating breakfast time, panahon ng ating lunch time, dinner time, at gayon din ang mga pagipagitan ng mga merienda. Every time we receive such a blessing from the Lord, it should always be in the form of pag-alaala sa Kanya, na nagdiriwang na may pagpapasalamat, and even with a glowing sense of happiness and joyfulness deep within our hearts. Kaya nga ho, mga right on sa ating Panginoon, importante yung sinabi ni Jesus, my blood, aking dugo, at gayon din yung my body, aking katawan. Aking katawan, aking dugo. Hindi yung katawan natin na nasa sa Kanya, kundi katawan at dugo mismo ni Jesus, na kung saan ang mga salitang ito na binanggit ng ating Panginoon sa Kristo ay pumapatungkol mismo sa Kanyang katawan, literally. Ang Kanyang katawan na Kanyang ipinagkaloob, na Kanyang inialay sa panahon ng Kanyang kabuuang buhay, panahon ng Kanyang kabuuang ministeryo, panahon ng lahat ng Kanyang ginampanan na ministries, every miracle and so on and so forth, and even during the time of His suffering, crucifixion, on the Calvary, nung Siya'y pinako sa krus, till His death. Kaya nga ang Kanyang buhay na sinasabi niya na may body, aking katawan, ipinaggalob niya, inialay niya sa kamatayan, para naman tayo ay mabuhay, para naman tayo ay maligtas, para naman tayo mapalaya. At gayon din ang Kanyang sinasabi, my blood, aking dugo, na kung saan ay pumapatungkol naman ito, ang dugo niya mismo, that was indeed the shed sacrificially on the cross. Tanging si Jesus. At si Jesus lamang, natatanging Jesus, ang nakagawa niya ng katuparan
nang nakasaad sa kasulatan sa Old Testament na natupad sa panahon ng New Testament. Kaya nga, without that offering of His body and the shedding of His blood, anong kaligtasan meron tayo kung wala yan? Anong pagtutubos, anong redemption, anong atonement mayroon kung hindi nangyayari yan? Kaya nga, yung sinabi mismo ni Jesus, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Kaya nga, ang pag-aalay ng buhay ni Jesus, ang Kanyang kamatayan, ng Kanyang body at gayon din the shedding of His blood sacrificially on the cross. Di ba dapat natin na ipagpasalamat sa Kanya? Di ba dapat na ating celebrate lagi? Dahil diyan nakasalalay ang kaligtasan ng bawat isa. Nung sinabi ni Jesus Christ na patungkol sa bread na yan, "This is my body." Yung tinapay na Kanyang pinagpira-piraso, na pagkatapos na Kanyang ipagpasalamat sa Kanyang Ama, na Kanyang ipinagkaloob, "This is my body." Ito ang ating, ang aking katawan. Ang ibig sabihin niya, nang tinapay na yan ay kumakatawan mismo sa Kanyang katawan. At wala nang ibang katawan kundi katawan niya mismo na inianay. Kaya nga, yung cup na yan, na sinasabi din dito, as quoted by the Apostle Paul, na kung saan ay nagre-represent nga ng dugo ni Kristo that was shed on Calvary, at ang dugong yan na yan ho ang siyang nagselyo, yan ang siyang nag-ratify, iyaong niya tinatawag dyan na New Testament, ang bagong tipan. Kaya nga itong Holy Communion, the celebration of the Holy Communion, celebration of this New Testament, as done by Jesus Christ. Kaya sa bawat pagdiriwang natin ng banal na hapunan, nire-renew natin ito. Ang tipanan ng Diyos kay Jesus at gayon din kay Jesus sa atin. Si Jesus bilang mediator natin sama. At kaakibat ng tipan na yan, na bago, in connection doon sa sinasabi nga dito na ginawa ni Jesus
Nang tinapay pagkatapos na kanyang ipagpasalamat kanyang pinagpira-piras. Kita niyo yung connection sa bagong tipan na yan. With the life and ministry and mission of the disciples and the continuity of that apostolic ministry from then on to date until the coming again of Jesus Christ, which symbolically representing the unity of the church, the camaraderie of the church, the solidarity of the church. At gayon din yung pagtutulungan, nagpipira-piraso sa mga duties and responsibilities para matakumpay na maisakatuparan itong new covenant na ito. Dahil ang new covenant na ito ay merong sending out na elemento nito. Merong preaching element nito and even teaching, discipling, and so on and so forth. Hindi ho ba kapag tayo nagkakaroon ng Bible study, nagpipira-pirapisa tayo sa mga salita ng Panginoon? While studying, while reflecting, sharing with one another. At sa bawat pira-piraso na kung saan ay ating pong nahuhugot na pupulot sa mga salita ng Panginoon at gayon din sa mga dumarating na mga revelasyon at manifestasyon ng Diyos na ito. At kapag napagsama-sama, pambihirang na idudulot nito sa ating mga buhay para tayo bilang iglesia lalong matibay, lalong naninindigan at lalong lumalago at lalong nag-aalam na mag-isa sa buhay, sa ministeryo at misyon at gayon din sa paglingkod at lideratong ginagampanan ng iglesia. Kaya nga po, to eat the bread and to drink the cup. Ang ibig sabihin yan, to proclaim, upang ipahayag. At gayon din, upang sa ganon ay tanggapin ang mga benepisyo na idudulot ng ginawang pagsasakripisyo ni Jesus sa kanyang kamatayan. Di ba mga karain on sa Panginoon? Kaya nga doon sa verse 26 bahagi ng ating main passage, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Di ba? Hanggang sa muling pagparito niya. So, ibig sabihin nun, nitong pagtanggap natin ng bread and wine, may ibig sabihin nun,
ay merong kaakibat na gampanin natin na kung saan ay ipinapahayag natin. Patungkol kay Jesus, para sa akin hindi lamang ang kanyang kamatayan, lahat ng nauukol sa kabuuan kasaysayan ng buhay, ng ministeryo at misyon ng paghihirap at gayon din ang kanyang pagkapako sa krus ang kanyang kamatayan at gayon din ang kanyang pagkabuhay na maguli at gayon din ng kanyang pagpapatupad nang ipinangako ng Diyos Ama na pagdatal ng Espiritu Santo upang puspusin hindi lamang ang mga disciples kundi lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Di ba? Pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya para sa akin, yan ho ay iyong kabuuan ng gospel. Ang kabuuan ng good news of salvation. Kaya nga ho, ang pagtanggap ng banal na hapunan, hindi lamang ho yung tayo po yung pumipila. Upang tanggapin ang dalawang elementong ito, hindi lang iyong upang tayo ay pagkatapos ng ating sinusundan ay tayo'y luluhod, tanggapin natin ang mga elementong ito. At pagkatapos na may panalangin ay babalik tayo sa ating mga upuan. Pero meron palang mabigat na ipinaparating nito sapagkat kaakibat nito to proclaim and even to accept the benefits of Christ's sacrificial death. Di ba? Yes, maliwanag ang sinasabi doon sa verse 27. Sa ating pinaka-passage, wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthy shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ganong katindi yung paniniwala theology ni Apostle Pablo dito. Kaya napakahalaga yan. Mag-ride on sa Panginoon. To eat in an unworthy manner is to partake of the Lord's table. Ayon sa aking nabasa, yung unworthiness of manner of partaking the Lord's table, the bread and the wine, in an indifferent, yun ang kanyang ginamit. Self-centered, careless, at gayon din, an irrelevant spirit. Pero ang karugtong na kanyang sinabi ng sumulat nito, without any intention or desire of departing from known sins and of accepting the covenant of grace with all its promises and obligations.
Kayangoy yung ganyang manner of unworthiness of partaking or joining in the celebration of the Holy Sacrament. Nandun ang usapin ng kasalanan. Ang sinasabi ni Paul ay nagkasala sa dugo ng Panginoon. Nagkasara sa katawan ng Panginoon. Dahil wala nga namang pagrespeto, walang paggalang at pagiging totoo ng ganyang estilo ng unworthy manner since of partaking the Holy Sacrament is indeed equivalent to terribly against the Lord mismo. Kaya nga, ang celebration ng Bananahapunan ng pagtanggap ng sakramentong ito ay hindi ho biro-biro. Hindi ho basta tinatanggap na lamang natin in kinakain, iniinom ang mga elementong ito. Dahil kung hindi ho nakabatay doon sa layunin ng Diyos, sa naisin ng Diyos, diyan ho yung pumapasok mag-ride on yung usapin ng guiltiness. Nagiging guilty ang tao kapag hindi siya tapat, kapag siya ay unworthy sa kanyang manner of celebration of the partaking of the Holy Sacrament. Dahil unworthy manner of celebration and partaking of that two elements of that sacrament, diyan ho pumapasok iyong inuulit muling ipinapako si Jesus Christ. At gayon din na kung saan yan ay meron pong karampatan, natatanging paghatol sa ganyang estilo. Dahil nga naman of being guilty of the body and blood of Jesus Christ, na ibig sabihin nun ay being held responsible for his death. Kaya nga kung basahin natin yung continuation ng verse 27 ng ating huling binasa. Ang sinasabi doon sa verses 29 to 32 ng chapter 11 ng ating pinaka-passage na hindi natin nabasa, at ganito ang sinasabi. Verse 29 to 32. Ang ibig kong sabihin, ang budhi ng inyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Ay, hindi pala yun. Sorry. Yes. Ito, 29 to 10 pala yung nabasa ko. Chapter 10. Yes, verses 29 to 32 ng chapter 11, 1 Corinthians. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ngayon ng kanyang sinunod na sinabi. Ito ang dahilan kung bakit mahihina
at masasakitin ang marami sa inyo. At may ilang namatay na. Kung sisiyatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya upang hindi tayo maparusan kasama ng sanglibutan. Tuloy na natin ang verse 34. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan muna kayo. Kung may nagugutom sa bahay siya kumain, upang hindi humantong sa hatol na kaparusahan ng iyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko na aayusin pagdating ko, Rian. Diba? Ngayon, balikan natin yung verse 32 na sinasabi, but when we are judged, we are chastened of the Lord that we should not be condemned with the world. Diyan naman po ang pasok yung by God's grace. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanglibutan. Di ba? Grasya at pag-ibig ng Diyos nagbibigay ng pagkakataon. Nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa upang ang tao ay hindi siya matuluyan na malugmok sa kahatulan ng Diyos hanggang sa dumating siya. Kaya nga ho ang layunin ng kanyang paghatol at gayon din ang kanyang pagtutuwid. Upang sa ganon, hindi tayo tuluyan na mahatulan nang hindi ka nais-nais upang hindi tayo malagay sa tinatawag na being condemned eternally with the world. Kaya nga nandun pa rin yung redemptive love of the Lord. Nandun pa rin ang usapin ng prevenient grace ng Panginoon. Kitang-kita natin yung pagmamahal, yung habag, yung awa ni Lord na maging sa kanyang layunin na pinagkakalooban niya ng pagkakataon ng bawat isa upang lumapit sa kanya. In order for us to come into a serious moment of examining ourselves before partaking the Holy Sacraments, we need to search our situation as a human being. And even as a Christian, and even of that question, how worthy we are before the presence of the Lord and even of partaking the Holy Sacrament. Kaya ang panawagan ni Apostle Pablo na siya sa atin natin ang ating mga sarili, sinasabi niya sa verse 31.
na napaka-importante at gayon din ang sinasabi doon sa verse 28. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Kaya dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. Yes, moment of evaluation, moment of examination. Baga merong kasalanan sa ating mga buhay, sa ating mga puso, that we need to come before Him to acknowledge, to accept all of this unworthiness we have, all of this sinfulness, iniquities, para pagsisihin. So that we may receive again the forgiveness, the understanding of the Lord. For He is a cleansing and for even a freeing us to all of this. Nang sa gayon, maging karapat-dapat tayo sa Kanyas, sa pagtanggap ng mga elemento sa pagiging bahagi ng kanyang church, at gayon din na kung saan mismo sa ating mga sarili, sa pag-examine natin sa ating mga sarili, we examine it truthfully, honestly, sincerely, rightly. Dahil alam naman ng Panginoon kung tayo ay tapat, honest sa ating paglapit sa Kanya. Yes, mga ride on sa Panginoon. Sa punto de vista na yan, yes, indeed, we can celebrate the Holy Communion. At purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Ngayon ay ating pong celebrate nitong banal na komunyon na ito. Tayo po ay tumindig at ating pong sambitin ang ating sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Lumalang ng langit at lupa sa Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahutulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga tapatay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ng muling pagkabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Maaari na po tayong makaupo sa pagkakataon na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalatay sa akin kailanman ay hindi mauuhaw. Ako ang ilaw ng sanglibutan, ng sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito, o mahabaging Diyos, Ama ng ayong Panginoon sa Kristo. Dumudulog kami sa iyong dulang na nagtitiwala hindi sa aming sariling katwiran, kundi sa iyong mayaman at dakilang kaawaan. Hindi nga po kami karapat dapat mamulot man lamang ng mumo sa ilalim ng iyong dunyang, ngunit ikaw pa rin ang Panginoon nang kaawaan ay hindi nagbabago.
kaipagkalumupos na kami ay makabahagi sa sakramento ng iyong anak na Jesucristo upang kami naman ay makalagan sa kabaguhan ng buhay, magsilago at makapagpatuloy na tumatahan sa Kanya. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa pagkakataon na ito. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Ang ating kasagutan, aming itinataas sa Panginoon. Sabay-sabay tayo, aming itinataas sa Panginoon. Tayo ay magpasalamat sa Diyos. Ang ating kasagutan, ito ay marapat at matuwid na gawin. Sabay-sabay tayo, ito ay marapat at matuwid na gawin. Tunay na marapat at matuwid na gawin at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako kami magpasalamat sa iyo, O Panginoon. Banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan, sa kasamahan ng mga arkanghel at ng mga anghel at ang buong kalangitan, aming pinupuri at dinadakila ang ngalan mong marangal. Laging pinupuri ka at sinasabing, banal, 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 Panginoong Diyos ng mahukbo. Langit at lupa ay puspos na iyong kaluwalhatian. Walhati sa iyo, O Panginoong kataas-taasan. Amen. Na nung gabing yun, na kung saan ay kasama ni Jesucristo doon sa mataas na kwarto sa isang silid, ang kanyang mga disciples, na kung saan ay isa sa kanyang mga disipulo nagkanulo sa kanya, si Judas Iscariote, pero kanyang itinatag ang banal na hapunan. Yes, kanyang kinuha ang tinapay. Napakatapos na magpasalamat sa Ama ay kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, kunin ninyo ito at kanin. Ito ay simbolo ng kanyang katawan na inialay para sa ating lahat. Ang kanyang sinabi, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman at pagkatapos ng hapunan. Yes, kanyang kinuha ang saro at pagkatapos na magpasalamat sa kanyang Ama, ay kanyang ipinaggalob sa kanyang mga disciples, kunin niyo ito at inumin. Ang saro na simbolo ng kanyang dugo na naibuhos para sa paglilinis ng kasalanan ng lahat ng tao. Gayun din, gawin natin ito bilang pag-alaala lagi sa ating Panginoon. Manalangin tayo, O Diyos, aming makapangyarihan sa lahat. Dahil sa iyong dalisay na pag-ibig ay naghahangad kami ng pananampalataya sa banal na dugo ng iyong dakilang anak at pagnanasang makapaglingkod sa iyong kaharian. Ayan ang aming mga puso ay masumpungan nagpapakumbabas na handang sumunod sa iyong mga kalooban. Nang aming mga kilos ay maging kaluguran sa iyong mga paningin. Turuan mo kami ngayon bilang iyong iglesia sa paghayo at pagbabahagi ng kaligtasang dulot ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Gamitin mo kami ngayon ayon sa iyong kaluwalhatian sa makapangyarihang gawa at gabay ng banal na Espiritu at sa pamagitan ng aming Panginoon ang dakilang manunubos na si Jesucristo. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, ngayon po ang ating pagtanggap ng tinapay at gayon din ang saro. Yes, gawin po natin mga ka-ride on sa Panginoon. Yes, kung hawak nyo na ang tinapay, sabay-sabay po natin ito nakainin na may pagpapasalamat
at pagtatalaga ng ating mga buhay sa Kanya ng buong buo, pailalim sa Kanyang kalooban, at gayon din sa New Testament na yan, sa New Covenant na yan, na mamagitan sa atin kay Kristo sa atin, at gayon din siya bilang mediator natin sa ating Diyos Ama. Yes, tanggapin natin at kainin natin. Hallelujah. Yes, sinumin natin ang saro. Hallelujah. Amen sa Panginoon, at sabihin natin nang sabay-sabay, maraming maraming salamat po Panginoon. Yes, maraming maraming salamat po Panginoon. Yes, amen sa ating Panginoon. Ngayon ay ating pong gawin ang paghahandog. Yes, tayo po'y maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na yan na ating pong ipinagkakaloob ay ibigay po natin sa church na kung saan ay tayo po ay kaalim. Nang matulungan natin ang ating iglesia sa napakaraming mga ministries and mission ginagampanan, at sa lahat ng pangailangan ng ating church at gayon din ating mga manggagawa, gawin po natin na mayroong kasiyahan, na mayroong pong kagalakan, na naniniwala na kung saan ang sino man nagkakaloob ay mas lalong pinagpapala ng ating Panginoon. Yes, gawin po natin ang pagkakaloob na ito. Ngayon kung nalikom nyo, ating pong itaas sa mga kaloob na yan at ating pong italaga sa Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, maraming maraming salamat po. Ikaw ang source ng blessing. Ikaw ang source ng buhay. Ikaw ang source ng lahat ng kinakailangan namin sa araw-araw. Maraming salamat po, Diyos. Sa araw-araw na kami po'y iniingatan mo, pinagpapala. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na maaari kaming makapaglingkod sa pamagitan ng pagkakaloob, pagkikibahagi sa buhay at ministeryo ng iyong iglesia. Tanggapin niyo ang mga kaloob na ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Yes, amen sa Panginoon, at tayo po ay dumako sa ating pastoral prayer. Maring po na kayo po ay excuse me po, meron pong mga nais na ipagpasalamat sa ating Panginoon. Maring nais niyo muli na magtalaga ng inyong mga buhay, ang inyong mga pamilya, gayon din ang inyong mga pinagkakabalahan ng mga livelihood, ministry, at gayon din kung meron kayong mga dalahin sa buhay na ito. Meron ba kayong mga problema? Meron ba kayong mga kabigatan na pinagdadaanan? Meron ba kayong karamdaman na nais niyo na ilapit sa Panginoon? At naniniwala kayo na merong katugunan ang Panginoon na ito. Yes, Panginoon na mapagmahal, Panginoon na maasahan natin sa lahat ng pagkagadoon. Gayun din, ito rin po yung pagkakataon na kung saan bawat isa ay maaaring magtalaga muli ng buhay sa Kanya. Yes, samahan ninyo ako sa pag-awit, at habang tayo umaawit, pwede tayong magtiga-tiga. Pwede nating patuloy na siya sa atin ang ating mga sarili. Damahin natin ang presence ni Lord.
Dabahin natin, enjoy natin ang presence at pagpupuspos ng kanyang Holy Spirit. Damahin din natin at patuloy natin maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. Panalangin sa pagkakataon na ito. Yes, magsilapit tayo sa banal na presence ni Lord. Aming Ama at aming Diyos, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa ipinagkaloob niyo sa amin na malayang sama-sama sa pananambahan, sa pagiginig ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ng buhay na inyo pong ipinarating sa amin. Patuloy po na maikintal sa aming mga isipan at puso. At patuloy, Panginoon, na dumaloy
ang iyong kalooban sa aming buhay at gayon din sa aming pagkikipagkapwa-tao at gayon din po sa aming ugnayan sa iyo sa church at gayon din sa loob ng aming mga pamilya sa lipunang ginagalawan namin at maging sa larangan ng mahamon na paglilingkod at ministeryong ipinagkakatiwala mo sa amin na aming pong nagagamit ang aming mga talents, ang aming mga buhay, ang aming mga resources, panahon na pinagkakatiwala mo sa amin, ang mga kaloob ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa buong nakalipas na mga araw. At kami ay haharap ng panibagong linggo. Ngayon pa lamang ay pinagpapasalamat namin sa aming harapin na buhay, sa lahat ng mangyayari, sa lahat ng mga revelasyon mo, sa lahat ng inyong nais na ipagawa sa amin. Lord, ang mga kapatid namin na kung saan ay magse-celebrate po ng kanilang birthday sa araw na ito, na sila'y aming binabati, ipinapanalangin. Ang kapatid na Edwina Weng Kiamco ng Princess Ordoha na Rapalawan. Gayun na kapatid na Jane Margaret Estera Epistula ng San Mateo Isabela. Ang kapatid na April na Natividad ng Aritao Nueva Vizcaya. Rodella T. Boromio. Kelly Domingo Kyler Tangona ng San Isabela. Gayun din po ang kapatid na Digonis Diana Parchamento Yumol ng Maribel sa Bataan. At ang kapatid na Edward Tangonan ng San Mateo Isabela. Gayun din ang kapatid na Ronelina Tangonan ng Lagman ng Punturin, Valenzuela City, Metro Manila. Yo Tangonan ng San Jose City, Nueva Ecija. At gayon din ang Pastor at Dan Gabriel ng Dinalupihan na Bataan. At sa lahat pa, Panginoon, na celebration ng kanilang birthday. Sa araw na ito, O Diyos, saan man silang naroon sa Pilipinas at gayon din sa ibang mga bansa, kasamang mga sanggol na pinanganak sa araw na ito, dalangin po namin ang pinakamihin ng pinakamabuti po, Panginoong Diyos, para po sa kanilang lahat. Para sa kanilang mga pamilyang kinabibilangan at gayon din, Panginoon, sa mga nais nila na may sa katuparan. Sa buhay, para sa pamilya at gayon din sa namang kanilang pinagukulan. And more birthdays na darating po sa kanilang mga buhay. Nalipos ng iyong biyaya. Nalipos ng iyong pag-iingat at pagliligtas, protection sa kanila sa araw-araw. Kakibat na sila inyo pong nadudulutan na maayos na kalusugan at pangatawan. Gayun din, Panginoon, nalipos po ng pagtatagumpay at iba pang mga revelasyon mo sa kanilang mga buhay. Kasama, Panginoon, na kung saan lumalago din ang kanilang pananampalataya at gayon din ang kanilang espiritual na pamumuhay. Sa mga pastor at diakonesa nagdiriwang, pagpalay mo ang kanilang buhay, ang kanilang ministry, ang kanilang leadership at gayon din ang kanilang mga destino. At sila na mga laiko, sa lahat ng larangan, pagpalay mo sila. Maging ang mga sanggol sa kanilang paglaki, sa pangunguna ng kanilang mga magulang, na sila'y mapalaki na maayos, nataglay ang mga magagandang mga Christian values, Panginoon, nang sila'y magsalagi, Panginoon, na sa kalaunan. Magkaroon ng takot at pananampalataya ang mga sanggol na ito sa iyo. At darating panahon na kung saan ay matanggap kanila bilang Panginoon at tagapagligtas na nila at gayon din. Dalangin namin ang naghihintay na magandang kinabukasan ng mga sanggol na ito, marapatin niyo.
gayon din ang pag-iingat, pagpapala mo, protection sa kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Gayon din, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga kapatid namin na kung saan, yes, nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary kahapon. Reverend George and Mrs. Digonisa Roda Benaventura ng Samalbataan. At gayon din ang magulang Mr. and Mrs. Manuel Benaventura Sr. ng Dipakulaw, Aurora. Yes, patuloy po Panginoon na pagpalain niyo nitong mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary and more celebration of anniversary to come into their blessed life with good health and wellness, successes and blessings, and even their longings and aspirations will come into reality. Yes. Pagpalain niyo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan at gayon din, Panginoon, ang kanilang mga paglilingkod at pangunguna at ministeryo ginagampanan. Yes, tulutan mo sila lagi, O Diyos, ng maayos na kalusugan. Gayon din, Panginoon, na kung saan ay pinapanalangin namin ang iyong binuklod na simula pagkatapos ng kasal ay sila ay mag-asawa na. Ang kapatid na Mr. Gerald D. Guzman and Mrs. D. Cunis Rena Gladys Gamboa Mayuyo D. Guzman. Yes, sa pasimula ng kanilang buhay at gayon din sa lahat ng kanilang lalakbayan bilang mag-asawa sa hirap at ginhawa, sa pagtatagumpay at kabiguan at sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon. May you always be with them. O Heavenly Father, in the name of Jesus, through your Holy Spirit, you being the Emmanuel, you being the always unseen guest and center of their relationship as husband and wife. Balayin niyo, Panginoon, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang itatayo na tahanan pamilya, with your blessings at gayon din ang iyong layunin. Mahayag ka lagi sa kanilang pag-asama, Panginoon, so that they may continuously experience the fullness of a wedded life blessed by you, guided by you, O Lord, every day, every moment, nang sila ay magtagumpay, nang sila ay mabiyayaan, Panginoong Diyos, ng kalooban mo na ilang mga supling sa darating na panahon. Pagpalain niyo rin ang ministry ng Diakonesa, ang rena ng tahanan na kanilang ititinding, at gayon din, Panginoon, ang trabaho ng kanyang mister, ang iyong pag-iingat, pagliligtas sa kanilang mag-asawa, ang pagtugon sa lahat ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Yes, patuloy kanilang ma-experience, patuloy nila, Panginoon, na maranasan kung paano, gaano kasaya ang celebration ng kanilang pag-asama ay kanilang mataglay araw-araw, at maging sa panahon ng kanilang pagtanda, panahon ng kanilang pagiging senior citizen. Yes, ay pinagkakatiwala ko, Panginoon, ang mag-asawang ito at sa lahat ng kanilang plano, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang aming pakikisang at damdamin at panalangin, O Diyos, sa pumanaw na mother ng kapatid na Ebenezer Batol ng Maribelas sa Bataan, ng nanay Felisa de Silva Batol.
Panginoong Diyos, sa panahon ng kanilang grief and sorrow, Ikaw po ang siyang ibayong kalakasan, kaaliwan, pag-asa at biyaya nitong naulilang pamilya, Panginoon. At ipinagkakatiwala po namin, O Diyos, ang katawan, espiritu at kaluluwa ng Nanay Felisa de Silva Batol sa iyong pangangalag at pag-ahari dyan sa iyong inihanda na kaharian sa langit. At gayon din po, O Diyos, na kami po ay nakikiisa, nagigisang damdamin at panalangin sa buong niya pamilya at gayon din lahat ng nagmamahal sa aming yumaong kamanggagawang at dating D.S. Reverend Samuel Sonio, na kapatid ng aming mga pastor dyan sa bandang Mindanao, na kung saan ay ngayong hapon ng libing ng Reverendo Samuel Sonio, alas dos ng hapon, dito sa Bacoor City, Cavite, tungo doon sa Providential Memorial sa bandang Dasmariñas City, Cavite. Kau po, Panginoon, ang kalubusan ng kalinga, kaaliwan ng buong pamilyang naulila. Kalakasan na kailangan nila, pag-asa at gayon din ang iyong pag-ibig, Panginoon. Blessing na kailangan nila, O Diyos. Salamat po sa kanyang naging buhay na kanyang iniambag sa iglesia, sa lahat ng kanyang nadistinuhan, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang ministeryo at pamumuno. At gayon din, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, ang kanilang tatlong anak at meron pa isa na kanilang adopted, at gayon din ang kanyang mahal na asawa. Ang iyong pagkapal at pag-iingat sa buong pamilya nila. At gayon din na kung saan ay magsilbing living legacy bawat naiambag na kanyang paglilingkod at liderato sa lahat ng kanyang nakadaupang palad. Nabiyayaan ang kanyang ministry sa iglesia, maging sa lokal, sa distrito at gayon din sa annual conference at sa iba pang larangan at maging sa ecumenical, Panginoon. Pagpalay mo, Panginoon, at nagpapasalamat kami sapagkat ang kanyang isa sa kanyang mga anak ay magpapastol din, na malapit na rin matapos sa college. Salamat po, Panginoon. Salamat din sapagkat ang kapatid na ito ay meron din nag-aaral pa na isa sa seminaryo. At gayon din ang isang kapatid niya na kung saan ay missionary sa ibang bansa sa Cambodia. At ang kanyang tatlong kapatid pa na aming mga pastor dyan sa bandang Mindoro, Occidental Mindoro. At gayon din ang kanilang kapatid pa na pastor doon sa bandang Aklan. Yes, pagpalain niyo ang kanilang buong pamilya. Patuloy na magtagumpay ang kanilang mga ministeryo. At gayon din sa lahat po ng kanilang mga pangailangan, ikaw po ang siyang magiging katugunan. Panginoong Diyos, sa iba pa na kung saan na nagpapasalamat ngayon sa ibang iba't ibang mga kadahilanan, yes, tanggapin mo ang pagpapasalamat ng bawat isa. Sa bawat isa, Panginoon, na meron pong pinagdadaanan na problema, tulungan po ninyo, Panginoon, na makaisip po ng mga maayos na katugunan at solusyon. Sa mga merong pinagdadaanan, O Diyos, na mga karamdaman, pagkalooban mo, Panginoon, sila ng pag-asa na gumaling. Katulad po, Panginoon, ng mga total cases ng COVID-19 sa buong mundo.
na araw-araw ipinapanalangin po namin sila para sa kanilang lubos na kagalingan at kalakasan at gayon din sa kanilang recovery at gayon din sa kailangan nila ng mga spiritual at mga financial na blessing na kailangan po nila sa araw-araw. And of course, with our manifold thanksgiving sa lahat po ng mga pagamutan, mga quarantine facilities, mga klinika at gayon din, Panginoon, ang mga pamilya, tahanan na nagsisilbi na rin ng mga quarantine houses sa lahat po ng mga pamilyang nagmamahal, nangangalo, nangangarugas sa kanila. At sa lahat ng mga medical frontliners na inyong kinakasangkapan, Panginoon. At gayon din po ang mga iba pang mga klase ng frontliners, mga essential, mga uniform frontliners, at gayon din ang mga spiritual frontliners ng mga churches. Na araw na nanalangin na hindi mapigil na manalangin. Talaga naman rumaragasa, O Lord, ang mga panalangin ng churches. Gayun din, Panginoon, lahat pa ng klase ng frontliners ng gobyerno at gayun din ng pribada at gayun din ng religious institution at iba pa na mga sektor ng bawat society, ng bawat bansa, Panginoon, sa buong mundo ito. Yes, we pray for your continuing guidance and protection and safetyness. We pray for good health and wellness para sa kanila. Ang tagumpay ng kanilang ginagampanan na paglilingkod at gayon din ng protection at safetyness ng kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Yes, Lord Jesus, intensive and massive healing sa bawat bansa, ang bansang Pilipinas at sa lahat ng bansa, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, mula sa national level at gayon din sa bawat rehiyon, sa bawat lalawigan at gayon din sa bawat lungsod at gayon din sa bawat munisipalidad at sa lahat po ng mga barangay at mga pamilya, individual, Panginoon. Ang buong sangkalupaan, sandaigdigan, ang buong himpapawid, mga karagatan, kalupaan at lahat. Yes, dalangin po namin ang iyong pag-iingat, ang iyong pagliligtas, ang iyong malubos na pagpapagaling, Panginoon. And may you continue also, O Lord Jesus Christ, to shower the blessing of your grace in providing wisdom and knowledge, ways and means and understanding para sa lahat ng leaders, Panginoon, ng bawat bansa sa kanilang mga panunungkulan ng merong katapatan na nagiging mabuting katiwala at hindi ho nagiging magnanakaw o tiwali. Hindi sila, O Diyos, nanunungkulan with good governance and accountability. Kami ay bahagi ng lipunan. Kaya gayon na lamang ang aming malasakit na sila'y pinapanalangin at maging ang mga nangyayari kasalukuyan ng mga vaccination sa bawat bansa na maging matagumpay. Sa lahat ng mga vaccinators, may you continue to bless them all with your protection and safetyness. And of course, may they enjoy the work that they are doing for the country, para sa bawat mamamayan at gayon din bilang pagtugon sa kanilang mandato sa kapurihan ng Panginoon. Yes, pagpalay mo lahat po ng klase ng vaccine na maging maayos, maging mabisa, na hindi ko makapinsala ng katawan, kundi makapagdulot ng malakas na immune system at gayon din na mayroong proteksyon at may panglaban sa virus.
Yes, anumang problema meron sa bawat bansa, pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon. And we pray, O Lord Jesus Christ, for a lasting peace. And your justice, Panginoon, your righteousness, holiness, your will, your purpose sa lahat ng bansa sa buong mundong ito na siyang mangyari at hindi po ang kalooban ng tao o sino pa man. We pray for unity, for bayanihan, that everybody will have that love from you to care with one another, to care and love for the country. Kaya nga punuin mo ang bawat isa ng pagiging tunay na makadiyos, pagiging tunay na makatao, pagiging tunay na makabayan, makakalikasan, at iba pa, O Diyos, na ikaw ang siyang aming tuntungan, na ikaw ang siyang panulukan, na ikaw, Panginoon, ang daluyan ng lahat ng pagtatagumpay at gayon din ng pag-angat ng aming ekonomiya, ekonomiya ng buong bansa, ang buong mundong ito na lalong sumigla at umangat. Yes, hanap buhay para sa bawat pamilya, para sa bawat isa. Yes, showers of blessings, Panginoon. Hinihiling po namin sa lahat po ng tao. O aming Ama at aming Diyos, gayon din ho sila na pinapanalangin po namin araw-araw. Ang kapatid na Roger Yaban ng Sinaiti Locosur na meron pong breast cancer, Nika Cruz Bagdas ng Pilar Bataan na meron pong cancer, Lady Lacandaso ng Marila Bulacan para sa kanyang kalusugan, Lili Kagalitan para din sa kanyang kalusugan, gayon din ang kapatid na Iyos Holy Spirito Domingo ng Qatar na meron pong pinagdadaanan na ulcerative colitis, at gayon din ang kapatid na Nori Bibat ng Cebu City sa Bubisayas para sa kanyang kalusugan, at gayon din ang kapatid na Rose Hayag Pascual para din sa kanyang kalusugan, at gayon din ang kapatid na Merla Sembrano ng Imus City, Cavite, na meron din pinagdadaanan na colon cancer stage 3. At ang kapatid na Florida Estrada ng Quezon, Isabela, at gayon din ang Richardson Basibican na nagdadialysis, at gayon din ang kapatid na Rona ng kanyang kalusugan at work. At ito pa'y anak ng kapatid na Betty Gino Celebresosa ng Ilagan City, Isabela, at gayon din ang kanilang apo na si AJ sa kanyang kalusugan, at gayon din ang kanyang pag-aaral. At gayon din po, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Nanang Makarya Raon ng First Tondol Medis Church, Tondol Anda, Pangasinan, para sa kanyang kalusugan, gayon din ang kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, USA, sa kanyang pinagdadaanan din sa kanyang kalusugan, at maging kanyang mga pinipray requests para din sa kanilang kalusugan, kapatid Ricardo Roberto na mayroong pong cancer sa lungs, Rodrigo Santos na mayroong cancer sa colon dyan sa Batang Urani, Bataan, gayon din ang kapatid na Lynette Miranda na mayroon din cancer sa breast, Gina Grospe Malyari na mayroon din cancer dyan sa bandang San Fernando City, Pampanga. At gayon din ang prayer request ng kapatid na kompadre Levi Nicolas nang Maribela sa Bataan, pero nandiyan sa Batang Saipan para po sa kanyang boss na si Edna Dagomo Degamon ng Saipan na mayroon pong pinagdadaanan ng gallbladder cancer stage 4. Gayun din ang kapatid na Renan Lapitan dyan sa Batang Aurora na nagka-COVID. Gayun din ang mahal na ama ng kapatid na Oma Inyang Torres Cruz nang dinalupihan, Bataan, Melquiades Bugnot Torres, 95 years old. Para din sa kanyang kalusugan, Panginoon, gayon din ang magulang ng kapatid na Hasmin Simon, Mary Velez ng Quezon City, ang kapatid na Roger at Lodi Simon na nakakonfine sa magkabilang pagamutan.
na kung saan nangangailangan din na malaking halaga para masustina ang gastusin. At gayon din ang kalusugan ng Pastor Amelita Celestra ng Talima Island Binangon Rizal at gayon din ang kanyang asawang Pastor Jaime Celestra sa kanyang ubo at sipon. Para sa kanyang kagalingan, ang apo ng kapatid na Erning Agcanas ng bagong silangan ng Quezon City, Ginelle Agcanas, nagumaling ang kanyang trangkaso at gayon din ang anumang tumutubo sa kanyang katawan, Panginoon, ay maalis. Yes, Lord, gayon din po ang recovery at kagalingan ng lubos ng kapatid na Nanay Rebelina Makatugal ng Balanga City, Bataan. Ang Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manena United Methodist Church, San Luis, Pampanga, araw-araw din po pinapanalangin na yung Panginoon. Merong may pinagdadaanan po na diabetic retinopathy ng kanyang left eye na kung saan ay nabulag siya. Tumataas pa ang kanyang creatinine. At gayon din ang kapatid na Glyza Matunan Alvarez na meron pong breast cancer dyan sa bandang San Miguel, Bulacan. Gayon din po ang Nanay Julita Matunan, under bedsore at pilay. At gayon din po ang kapatid na Gwen Montibergen Javier na meron pinagdadaanan po na depresyon, stress and security. Tulungan po ninyo ang kapatid na Mirna Sanchez Raparanda Kanay ng Sydney, Australia, para sa kanyang kalusugan, speech therapy at gayon din ang pain sa kanyang left leg and foot. Umaasa kami na mapabuti at gayon din, Panginoon, ng kapatid na Angelito June Apan ng General Tinion Nueva Ecija na mayroon pong pinagdadaanan na cancer sa plasma cell at bone sa pigi na nag-undergo po ng chemo radiation therapy sa Tarlac. Gayun din ang mga kapatid na Angel and Pasita Gallievo na nagka-COVID plus yan sa Batang Kawayan City, Isabel, at gayun ang kapatid na George Rosales na na-stroke. Brother-in-law ng kapatid na Beth Gallievo dyan sa Batang Kawayan, Isabel, at gayun din na affected ang kanyang left eye. Ang kamanggagawang Reverend Rodolfo Gentalian ng Palawan para sa kanyang kagalingan at gayon din ang kanyang mga financial na pangailangan. At gayon din, O Diyos, ang Baby Clean Israel Kabutay Umali ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, na meron siyang pinagdadaanan na Edward Syndrome. Kalusugan para sa kanya, kagalingan para din sa kay Doktora Pora Bawan. At gayon din ang kanyang mahal asawa, Reverend Daniel Bawan, at gayon din ang kanilang anak na si Banky Bawan ng Dinalupihan, Bataan, Panginoon. At sa lahat pa na mayroong pinagdadaanan na karamdaman, Panginoon, in Jesus' name, yes, we claim and we declare healing upon healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, spiritual and financial provision para po sa lahat sa kanila, Panginoon. Marapatin niyo. Gayun na kapatid na Saira Maria Balingi, araw-araw, prayer request. Mula sa Santa Isabela, para po sa kanila dumating na ang kanyang visa para siya ay makapunta na sa Maldives para sa kanyang trabaho. Pagpalain niyo nang ito ay dumating na maaga at ihanda mo ang kanyang buhay, ang kanyang puso at isip, kalusugan at gayon din ang kanyang buong pamilya. Yes, matugunan din ang kanyang mga pangailangan at gayon din kapatid na disbiton sa kanyang pagbabalik sa Kingdom of Bray. Marapatin niyo at pagpalain. Gayon din kapatid na Gina Angel Tolentino ng Paco, Manila City, sa kanyang pagpunta sa Dubai. Marapatin niyo at maging matagumpay, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, ayan po ninyo na aming pong italaga ang aming mga buhay sa inyo sa pagkakataon na ito. At umasa kami, Panginoon, na kung saan ay pairugan po ninyo
ang lahat nitong pagsabo namin, Panginoon. Yes. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. At ayon sa Numbers chapter 6 verse 24, para po sa ating benediction, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give thee peace. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, everybody will say, amen, at amen, at amen sa ating Panginoon. Yes. Ating pong batiin ng happy birthday. Lahat po ng birthday celebrants. At gayon din po mga wedding celebrants sa araw na ito. Hallelujah. Mabuhay ka na at pagpalain. Masayang pusong may dalangin. Sa Diyos ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningin. Lumawig na wag iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin pinamahal. Hinihiling na ipagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim. Laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na wag iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin pinamahal. Nagpapasalamat kami, Aman, sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na wag iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin pinamahal. Happy birthday sa inyo lahat. Happy wedding anniversary sa inyo Palakpakan po natin lahat po ng birthday celebrants, wedding anniversary celebrants. At gayon din ang ikinasal kahapon, palakpakan natin sila at magiging mga sanggol na ipinanganak sa araw na ito. Hallelujah, praise the Lord. At i-cheer naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilang po rin natin ang Panginoon. At gayon po ay ating pong silipin ang mga dapat natin silipin ng mga comments ninyo. Hallelujah, praise the Lord. At tunay ka naman na pagbibigay po ng inspiration at kalakasan ng mga comments ninyo. Salamat din sa inyong presence, sa inyong pakikirampanambahan at gayon din sa inyong pakikinig at gayon din sa inyong pakikipanalangin. Salamat po sa inyong mga pag-like at gayon din sa inyong pag-follow sa ating page, Bishop Lee Tangonan, at gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On ng Ministry. Thank you very much. At gayon din, you may follow also my YouTube channel, Bishop Lee Tangonan. Puri natin ang Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord. At sa pagkakataon na ito ay ating pong basahin ang ilang mga komentong ipinarating po sa bawat isa atin. At tunay ka naman na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Yes, you may subscribe to my YouTube channel, Bishop Lee Tangonan. Puri natin ang Panginoon. Yes, araw-araw po ng Ride On Ministry. Yes, mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga. Samantala ho araw po ng Linggo alas 10 ng umaga. Puri natin ang Panginoong Diyos. At siya po ang ating patuloy na nakakadaumang palad. Yes,
And ito po ang mga ilang mga comments na nakarating po sa impila ng Gradual Ministry. How are you, my dear? Yes, Albert John Lucas Mariano dyan sa bandang Madrid, Spain. Seattle, Bidyan at Galvez Mariano family. Paalapan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord na kanyang comment. Mabiyang umaga po, Bishop Itangonan and family at sa mga karide on. God bless us all. Stay safe and healthy with emoji of prayer and heart. Thank you very much. At gayon din po muna sa kapatid na share ng ating napakasipag na lay ministerio na dato dyan sa Banang Dubai, sa Tulubay dyan at God bless. Dato family, of course, your ministry. Palapagan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment. Makabuluhang pagsamba po, Bisya Patati Jean at Lola Biyaya. Thank you very much. Likewise, gayon po mula sa ating kapatid na how are you, my dear? Yes, inaanak ka, Reverend Marvin Sulayo. Delion, kumusta ng kalagayan mo dyan sa bandang Manena United Methodist Church, Barangay Manena ng San Luis, Pampanga, Philippines. Shout out to Jean at Galvez. Delion family, of course, your ministry and leadership. Yes, lubos na kagalingan pasat para sa iyo. Palapagan natin. Hallelujah, praise the Lord, kanyang comment. Amen po, Ninong Bishop, Lido Kabungan na Tangonan. God bless po sa inyong ministry. Thank you very much. Gayun din sa iyo, watching here at Manena United Methodist Church. Manena San Jose, San Luis, Pampanga. Shout out po sa church na ito. Palapagan natin ang Manena United Methodist Church. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Yes, alam mo kapatid na pastor, inaanag ay noong kasagsagan pa ng bata pa ang ating mahal na ina ng ating misis ay nadistino dyan, ano? Sa bandang Manena, United Methodist Church, puri natin ang Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord. Ganyan mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear? At Teresita Herman ng Baguio City, yes, Benguet Province, Shuttle Pigeon at Galvez Herman family. Alapangan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment. Happy blessed morning, Sunday, Bishop, and to all Ride On Ministry. Keep safe. God bless us all. With kaway-kaway na emoji at gayon din ang emoji ng heart, gayon din ang prayer. Salamat po at gayon din lahat po sa inyo dyan. Gayon din po muna sa ating kapatid na how are you, my dear brother Erning Agcanas. Shout out dyan sa bandang bagong silangan. Yes, Quezon City, Metro Manila. Yes, God bless Agcanas family. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord, kanyang comment. Maligayang Pasko, ay hindi pala, maligayang umaga po, Bishop, leader and family at mga karaydo, the ministry, God bless us all. Thank you very much at gayon nilat po sa inyo dyan. Gayon nilat sa ating kapatid na how are you, my dear Auntie Lily, Lilia Boromio ng Nagilian na Isabella Shatolpidjan at regards to the whole family. Puri ang Panginoon ng mga Mariano family, palapakan natin ang mga Tangonan family at gayon din Boromio family, magkakaugnay ang mga ito. Hallelujah, praise the Lord. Yes, ang kanyang comment ay God bless Boromio family. Palapagan po natin. Yes. Nakapag-participate me to the Sunday celebration, Bishop, but internet not good. Yes. Palapagan pa rin again, not good. Pala pa rin natin. Hallelujah, praise the Lord. Halaga naman na pagkabinsan ay nasasagi yung mga internet at signal. Puri ng Panginoon. Sana nga dumating yung panahon na kung saan ay napakabilis na yung internet natin na wala ng mga problema. Yes, hallelujah. Thank you very much sa inyong pag-iisama sa ating gawain at ganyan na kanyang added comment. Praise God. Get the continuance of internet. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes. Gayun din mula sa ating kapatid na how are you, my dear kumaring Glendon Alsaga dyan sa bandang Malabon City, Metro Manila, Shadow Bay dyan. God bless Alsaga family. Palapakan po natin sa lahat dyan. Ang kanyang comment, blessed Sunday to all. Magpuri tayo at magpasalamat sa Diyos na buhay. Palapakan natin ang Panginoon. Puri ang Panginoon. Thank you very much at gayon nila po sa inyo dyan.
Yes, ating comment po na sa ating sharer, Lemir Salyuron at Dato. Yes, Bishop, papray po si Ma'am Karina Roman. Siya po, maya ang leader sa whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Salamat po. Yes, in the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray for this newly created ministry. Yes, the whole world, the Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Tuming alas 7 po ng gabi. Salamat po, Panginoong Diyos, na ito po ay kinakasanggapan niyo. Pagpalaan niyo, Panginoon, ang administrator nito, kapatid na Achi, ng Cebu City, Cebu, Visayas. At gaya din ang pagkikipagtulungan ng Lemir Salyuron at Dato, at gaya din po, Panginoon, lahat po ng nagigibahagi sa gawain na ito. Pagpalaan niyo, Panginoon, ang ititindin mo, Panginoong Diyos, na si Dr. Karina Roman, Panginoon. Ikaw po ang kanyang inspiration, ikaw po ang kanyang kalakasan, ikaw po, Panginoong Diyos, ang siyang maggalob sa kanya ng knowledge and wisdom. Yes. At gaya din ang pangunawa, Panginoong Diyos, upang sa kadoon ng kanyang sasabihin ay makapagdulot, Panginoon, ng inspiration at matouch po ang puso ng bawat isang makikinig. Yes. Kaya hindi, Panginoon, na pagpalay mo ang kanyang pangunguna sa pananalangin. Yes, Lord, yes, Christ, pagpalay mo rin ang internet at signal na maging maayos, Panginoon. Yes, this ministry na kung saan ay iniaalay sa inyo. Yes, ministry na punong-puno ng panalangin. Ministry para po sa Cebu, sa Visayas, sa Mindanao, sa Luzon at gayon din sa buong mundo. Especially for the coming in of the soonest time of curve of this, the planting of the curve of this pandemic and its total elimination in the mighty name of Jesus by your blood, by the power of your Holy Spirit. The mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin and may it be granted. Hallelujah. Amen at amen sa Panginoon. At hindi, sorry po, di ako nakapanood kagabi, pero nakita ko na po yung live dahil po ako po ay nakipag service sa wake service ng dating DS Reverend yes, Samuel Sonio yan sa bandang UMC, yes, dito po sa Bacoor City, Cavite. At dadalo tayo sa kanilang burial service alas 2 ng hapon. At makapiling natin muli ang ating mga manggagawa. Yes, si DSE Joel Sonio, si Reverend Nelson Sonio, at gayon din si Reverend Gregor Sonio na kung saan ay dumating na raw kagabi. At hindi ko naabutan kagabi sapagkat nung umalis ako ay wala pa sila. Ngayon po rin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, gayon din mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear? Yes, Reverend Dr. J.B. Sembrano ng Mount Pisgah United Methodist Church dito sa bandang Molino 4 ng City of Bacoor, Cavite, South Lubidian at Galvez Sembrano family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Yes, puri ng Panginoon at kumusta ang buong pamilya, kumusta ang kapatid na Melo Sembrano araw-araw. Pinapanalangin natin ang iyong mahal na sawa, yes, para siya ay lubos na makaranas ng kagalingan sa kanyang pinagdadaanan, sa kanyang karamdaman. Yes, and may the Lord continue to bless the whole family of Sembrano, even your ministry and leadership na yung ginagampanan. Yes, in the mighty name of Jesus, palapakan po natin ang buong pamilya ng Sembrano. God bless you all. Ang kanyang comment ay watching, Bishop, thank you very much. Hallelujah. At gayon mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear, my beloved? Yes, Roger Texan, yes, ang membro ng Balabon Central United Methodist Church, Balabon City, Metro Manila, at isa po sa mga namamayagpag na leader ng AIM Global. Yes, po rin ang Panginoon at shout out with yan sa batang Balabon City. God bless Texan family and of course your ministry and your business as entrepreneur. Palapagan natin Texan family. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay isang napalaking emoji ng
babae na meron pong hawak na talaga naman napakalaki na puso na kung saan ay tumatalsik ang mga malilit na puso. Palapakan natin. Thank you very much. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ba na sa ating kapatid na, how are you, my dear? Yes, oh, mainyang Torres Cruz. Kani po ng Bethel Medi Church sa bandang barangay Magsaysay, Dinalupian, Bataan, sa Lupinyan at Gablans at Torres Cruz family. Palapakan po natin sila na dyan. Yes, kumusta na si Tatang Melquianes Bugnot Torres. Hallelujah. Araw-araw pinapanalangin natin. Yes, ang kanyang comment, amen at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. And billion amen to the Lord. Hallelujah. Ganyan mo lang sa ating kapatid na, how are you, my dear? Yes. Sister Carmelita Capuli. Yes. Kaani po ng BEPS Methodist Church ng BEPS sa Maribeles, Batangas, at Lubigyan at God bless Capuli family. Palapakan po natin siya. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment, blessed Sunday morning. Thank you very much. Likewise. Ganyan mo lang sa ating kapatid na Sister Teresita Herman added comment, amen at amen sa Panginoon with the emoji of prayer. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you na added comment mo lang sa ating kapatid na yan sa Brother Erning Agtanas. Yes, added comment. Yes, magaling. Magaling na po, Bishop. At nawala na rin ang tumutubo. Katawan, salamat po. Palakpakan natin ng tumataginting ang Panginoon. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. At gumaling na ang kanyang binamahal na apo, ano? Yes, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Talaga naman ang Panginoon ay talaga nang gumagawa ng himala. Hallelujah. Praise the Lord. Please extend my regards sa apo mo. Yes. Kaya di mo lang sa ating kapatid na, yes. Abednego Lucas Mariano added comment, amen at amen with one emoji of prayer and heart. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Kaya di mo lang sa ating kapatid na, yes. Yes. How are you, my dear? Betty Genosalia Berzosa ng Ilagan City, Isabela, sa Dulwid Jan at Gamblers. Mga kababayan dyan sa bandang Luzon ni Isabela, Cagayan Valley. God bless Osalia Berso sa family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, blessed Sunday po sa ating lahat. Amen sa Panginoon. Thank you very much at gayon nilat po sa inyo dyan. At gayon din, kumustang iyong apo si AJ. Kumusta na iyong anak si Rona at kumusta rin yung ipinapanalangin natin na dalawa pa na nagdadialysis. Yes, kayo din. How are you, my dear regional bishop? Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon na Medicinal Conference ng Pilipinas na kabasid dyan sa bandang Church Bay Highway. At gayon din ng Christian Values School along Aguinaldo Highway, Sito Bacor, Cavite, Philippines. Shout out to Janet Gables, Lapitan family, and your ministry and leadership to your constituents of leadership in the region. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay shalom. Yes. Thank you very much. Shalom. Peace. Alna. Kapya. Puri ng Panginoon. Yes. Yes. Salamat po sa lahat po ng mga comments sa imperating at gayon din sa mga magko-comment pa after this live streaming. At gayon din sa mga kapatid na kung saan di man kayo nagkaroon ng pagkakataon na kayo po ay makapagpadala ng inyong comment. Yes. Ang inyong presence ay talaga naman ina-acknowledge natin, pinapasalamatan natin. Hallelujah. Nakikita ko mong mukha ng ating kapatid na yes. Ida Corazon na nabaro ng Capital Medis Church Sito Balanga, Batangas, sa Lubigyan at God bless Navarro family. Palapakan po natin sila lahat dyan. At gayon din nakikita ko mukha ng ating kapatid na Sheila Maria Angeliano Kalahi dyan sa bandang yes. Baguio City, Benguet Province, Shadow of Jan at Galvez, Angeliano Kalahi family. Hallelujah. Praise the Lord. Din nagkita ang mukha ng ating kapatid na Brother Ernel, Every Step, Every Nation, dyan sa bandang United States of America, Shadow of Jan at Galvez, you and your family and your academic corps. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Sino pa yung ating nagigita? Yes, ang kapatid na yes, sino tinuturo mo? Yes. Puri ng Panginoon, puri na ng Panginoong Diyos. Kita ko rin mukha kanina ang ating kapatid na yes, Bernalais, Grace, Roberts, at tubong Rizal Nueva Ecija, yes, ng mga mauyaw family, pero nakapagsawa dyan sa bandang West Virginia, USA, salubid dyan, at God bless
Mau yung family at gayon din ng Robert's family. Hallelujah, praise the Lord. Yes, and nakita ko rin ang mukha ng ating kapatid na Rhea Tisoya Garcia ng Hermosa Batanzas del Bidyan at God bless Garcia family. Hallelujah, praise the Lord. Yes, nakita ko rin ang mukha kanina ng ating kapatid na Ana Egona. Yes, siya po ay kasama din sa isang born again na Christian the fellowship. Yan, sa bandang Tandang Sora, yes, Tandang Sora, Quezon City, Metro Manila, puri ng Panginoon na shoutout. And God bless in Yoga family, palapakan po natin sila na dyan, puri natin ng Panginoon, yes. Yes. Yes, nakita ko rin kanina ang kapatid na, yes, shoutout with yan sa bandang Punturin ng Valenzuela City, Metro Manila, yes. Ang buong pamilya ng mga Tamayo, yes, palapakan natin shout out kay kapatid na Willie Tamayo at kanyang asawa si Lisa Santos Tamayo, ang kanilang anak na si Guillaume, palapakan po natin sila lahat dyan. At gayon din shout out kay kapatid na yes, Joya Santos, na kapatid din ang kapatid na Lisa Santos at Tamayo, palapakan po natin sila lahat dyan. Urihin natin ang Panginoon at shoutout sa Trinity Methodist Church Punturin, Valenzuela City, Metro Manila. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon na meron pong mukha na hindi ko madetermine kung sino ka, maliban na lamang kung ikaw ay magtaypat, ipadala mo ching at mababasa po natin. Pero in-appreciate ko natin iyong presence. Hallelujah, praise the Lord. Gayun din po added comment po na sa tigbatin na Real Bishop at Joey Lapitang. Amen at amen at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, shout out po sa lahat po ng mga Tagaluson. Yes. Gayun din po sa lahat po ng mga Tagbisayans. Lahat po ng mga Tagamindanao. Lahat po ng mga Pilipinos, buong Pilipinas. Sa lahat po ng mga bansa at gayon din po lahat po ng ating mga pabayan ng mga overseas Filipino workers na naka-deploy sa iba't ibang mga bansa at sila lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon. Ang oras sa pagkakataon na ito ay 12:07, yes, 12:07 po ng katangaling tapat Philippine time. Ang Ride On Ministry, pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa atin. Puro tayo po'y magkita-kita muli. Inulit po natin mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga. Samantalang araw po ng Linggo alas 10 ng umaga. Sa muli natin pagkikita mata sa mata, face to face, eye to eye sa pamagitan ng app na ito. Kaya nga ho ay atin pong ibinabalik ang lahat po ng papuri at pasalamat upang tayo ay pasinayanan natin ang pagkain na kahanda sa ating kapagkainan. At gayunin upang tayo po'y makipaglibing, purihin natin ang Panginoon at babay po sa bawat isa atin. Yes. Hallelujah. Praise the Lord.